We've been talking about leadership. Nung Lunes po, nagsimula tayo that leadership is a calling from God. And if it comes from God, meron po tayo madidevelop na godly character. And we'll have competence, okay? Hindi po yung pabara-bara na leader lang. Eh, may Diyos naman ako. Walang excellence, walang hard work. Hindi po ganun yon. And then, pinag-usapan po natin na you should be part of a community so that you can serve or you can exercise your leadership by serving others in a community. At tayo rin po, nahahasa rin tayo through a community. Yung mga kakulangan natin, pinupuno ng ibang miyembro ng community. And lastly, the last letter C natin, ay walang iba kundi Christ. We save the best for last. Ito, Ted, at siya ang pinakapundasyon ng ating leadership. Godly leadership pinag-uusapan. Ha? Maraming mga leader-leader sa mundo na to. Nagli-leader-lideran yung iba. Iba naman, malakas lang ang bibig kaya nagiging leader. Iba naman, marami lang connection kaya nagiging leader. Iba naman, nakabuntis lang kaya naging leader sa bahay, nag-asawa. But it's not the leadership we're talking about. Pinag-uusapan po natin ay godly leadership at homes, sa bansa, sa kumpanya, sa eskwela. Sabi sa 1 Corinto 3:11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, it's already been laid, walang iba kundi si Jesucristo. Minsan, Ted, tinatatag natin ang ating leadership sa ibang pundasyon. Madalas nakasalalay, and I'm guilty of this at times, nakasalalay po sa ating sariling kakayanan. Dahil madiskarte po tayo, inaatang natin sa sariling talino, minsan academic accomplishments or attainments, yung iba, karisma, sa ating sariling lakas, sariling talino, sariling diskarte. Minsan naman nakasalalay tayo sa ibang tao. Okay, yung leadership natin, konektado sa ating koneksyon, kakilala, padrino, kung ikaw ay isang politiko. Pero kung purely dependent lang po, again, highlight ko lang, Ted, yung word na purely. Kung purely dependent lang ang ating leadership sa ating sarili at sa ibang tao at walang Diyos sa picture, it will not work out. Sabi sa Bible din, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Madalas, Ted, at siya, pag tayo nakasalalay sa pansariling kapakanan, sariling diskarte, limitasyon po yan. May limitasyon. Worldly leaders, yung walang Diyos, may operate in their own strength, in their own wisdom. In fact, pwede sila maka-accomplish ng mga good and even noble things. But only godly leaders will produce eternal result because it comes from eternal source. Patay ka na, yung impact mo continues. Okay? Yung mga worldly leaders, temporal ang accomplishment. Pag wala na sila, malamang wala na rin yung kanilang naging advocacy. Yung impact po ng godly leaders will outlast them. Katulad ng ginawa ni Jesus, isang karpintero 2,000 years ago, na namunulan siya for 3 years. 2,000 taon na po nakakalipas until now, siya pa rin po ang leader ng karamihang tao. Kasi leadership is not for our glory but for God's glory. In summary, Ted, as I end, sa isang linggo nating tinalakay itong topic na leadership, ito po yung summary ng isang linggo natin. Makinig kayo. A godly leader is a person of character and competence who influences a community of people to achieve a God-honoring calling by means of the power of Christ. It's a noble calling, but it comes with it a great responsibility, ang pagiging leader po. Kaya po, kung wala ang Diyos sa ating gitna, sa ating kalagitnaan, mawiwindang po tayo bilang leader. Kakapusin tayo. At kung kani-kanina tayo aasa, laging kapos. Only God can complete our role as a leader. Marami pong salamat, Lord, sa isang linggo naming tinalakay ang biblical topic of leadership. Na indeed, Lord, it's a calling from you. At kung galing sa iyo to, Lord God, kami tataguyod ng godly character and competence to serve a community through the power of Christ. Kaya Panginoon, sa mga leader ng aming bansa, leader ng aming barangay, leader ng aming mga bahay, tahanan, leader sa eskwelahan, leader sa mga kumpanya, Lord, these people, Lord God, we pray for them as you commanded us to pray for our leaders. Pray for our governing authorities. Pinagdadasal po namin ang aming presidente all the way sa Barangay Tanod na nasa aming barangay. Pinagdadasal namin ang bawat tatay, ang bawat husband, nanay, single mom, single dad, mga
mga leader ng kumpanya, mga nagtatrabaho, Lord God, mga manager, supervisor. Lahat, Lord, na may leadership position sa aming bansa, dinadalangin namin. Ganyan din, Lord, ang leader ng ibang bansa. Dinadalangin namin ang gusot, Lord, sa Ukraine at sa Russia. Ikaw po, Panginoon, ang sovereign sa lahat. May mga plano ang mga leader, may mga plano ang tao, but your plan will always prevail. So kami lang po, Lord, nananalig lang na ang peace ang mangibabaw, Lord, sa bawat sulok ng daigdigan, Lord God. But ultimately, Lord, you hold everything together. Kaya, Lord, umaasa kami, Lord, na huwag na tumuloy yung gyera dito, Lord, sa bansa. Huwag na mag-escalate. At nawa pa, no, magkaroon ng peaceful agreement kung ano man, Lord, ang dapat maayos. Pero kami, Lord, na nandito sa bansang Pilipinas, yung leadership sa bawat bahay at tupagin namin, Lord, bilang tatay, bilang ama, bilang anak, Lord God, sa aming mga kapatid, Lord, tulungan niyo po kami maging leader with a godly character so that we will be competent to serve our community through the power of Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, thank you muli po sa araw na ito. Pagpalaan niyo po si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, ang kanilang simbahan at lahat po ng lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. At lahat din po ngayon ng mga nakikinig sa aming pong programa, mahal na Panginoon, i-bless niyo po kaming lahat at ang aming inambayan. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Brad Jeff, thank you and catch you on Monday. Meron ka bang gusto i-plug muna bago kami magbalita na sa ating delayed na Radyo 5 Network News Today? Go ahead. Oo nga, Ted. Yes, Ted, mami, alas 8 po. We'll talk about love kasi February pa naman. How to find the one. Ayan. Mm-hmm. Paano mo malalaman siya na ba? O sablay na ba? Okay, so mamaya, pag-usapan natin yan. Mm-hmm. I have guests po, yung The Brody, si Jack at AIDS. Mm-hmm. Yan po ay mga umuusbong na mga ano natin, mga social media influencers. So mamaya, gigest ko sila to know more about having the wisdom to find the one. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Enjoy the rest of the weekend. Thank you and God bless you more, Brad Jeff Aliscopides. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.